Ngayong linggo na ang binigay na taning ng mga eksperto kung kailan pwedeng makarating ang oil spill na dulot ng lumubog na MT Princess Empress sa ilang mga beach destination sa Southern Tagalog region gaya ng Puerto Galera. Live na magbabalita dyan ang aming kasamang si Mon Gualvez. Mon, naghahanda na ba ang mga taga Puerto Galera sa posibleng ang pagdapo sa kanilang lugar ng oil spill? Yes, Cheryl, wala nang puknat talaga yung ginagawang paghahanda ng local government dito sa Puerto Galera bukod sa pag-water testing ng mga kalidad nga ng tubig dito sa kanilang lugar. Talagang gumagawa na rin sila ng mga improvised oil spill boom na kayang makahigop o makasipsip sakali man na may umabot dito na langis. Isa kasi itong Puerto Galera sa mga posibleng lugar daw na pwedeng abutan ng tumagas na langis mula sa MT Princess Empress, kabilang na yung Calapan City sa Oriental Mindoro pa rin yan at ilang mga coastal towns naman ng Batangas dahil sa pagbabago ng ihip ng hangin in the coming days pag nawala na yung hanging amihan. Mabuti na lamang tuloy-tuloy din yung ginagawang efforts naman ng iba't ibang mga organisasyon, mga residente, lokal na pamahalaan, maging international community para linisin itong mga tumatagas na langis. Kuha ito kahapon pagdating sa Calapan City, Oriental Mindoro, nung mga gagamitin ng Japanese Coast Guard sa gagawin nilang pagtulong sa paglilinis ng oil spill sa probinsya. Sabi ni Commander Ono Taro, Director ng International Marine Pollution Prevention ng Japan Coast Guard, unang agenda nila ang gabayan ng Philippine Coast Guard kung paano mas mabilis na makokontrol yung tumagas na langis. Medyo na po na lamang at nagrekomenda sila ng mas maayos na pag-handle sa mga naiipong langis, pati kung saan ito tinatambak. Pero bukod dyan, we were recommended by the Japanese Coast Guard of doing the right thing. Yung approach na ginagawa natin dito sa insidente dito is the same as their approach in Japan. Sa ginawang aerial inspection ng Area Police Command sa Southern Luzon, tanaw ang mahahaba at kumikinang ng mga guhit ng langis sa gitna ng dagat. Sa huling tala, aabot na sa mahigit 77 drum o lampas 15,000 litro ang nakokolektang langis. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang ginagawang cleanup drive sa 13 apektadong barangays Oriental Mindoro, kung saan 11 dyan mula sa bayan ng Pola. Marami sa mga nagkalat ngayon sa dalampasigan, itong tinatawag nila na tar balls o yung mga namuong langis na pinaniniwala ang galing sa lumubog na tanker. Ang problema, hindi rin ito basta-basta nalulusaw o nawawala. Kaya kailangan itong mano-manong pinupulot at inaalis mula sa dalampasigan. Dahil kung hindi, maaari daw itong maging delikado hindi lamang sa kalikasan, kundi higit sa kalusugan ng tao. Lumabas naman sa pagdinig ng Senado kahapon na kulang pala ng papeles para lumayag ang MT Princess Empress. May permit to operate naman ang may-ari ng RDC Reeled Marine Services. Pero sa listahan ng PCG nung huling paglayag ng MT Princess Empress, walang check yung requirement na Amended Certificate of Public Convenience o CPC. Napag-alaman pa na 9 beses na palang nakalayag ang MT Princess Empress nang pending pa ang CPC. Pero pa sana may hearing, may kulang na mga documents. So i-hear pa natin yan. So hindi sila na-issuehan kaagad. Masakit sa akin bilang gobernador. Kami ang apektado ng lahat ng ito habang nagkakagulo sa permitting. Pinayagan ninyo sa marina na makabiyahe, wala pa ng CPC. Pinayagan nyo sa Coast Guard sa Bataan na makabiyahe 9 times. Without amended CPC. Noon sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa Radio 5 kanina, sinabi ng Oil Spill Incident Commander ng Philippine Coast Guard na si Commodore Tuvilla na naniniwala siyang tumatagas na raw itong industrial oil mula nga doon sa lumubog na barko. Yan din ba yung alam ng local authorities o ng mga kinuha ng kumpanyang nagmamay-ari ng MT Princess Empress na maglinis sa oil spill? Cheryl, hindi malabo no, na talagang marami ng mga industrial fuel din na tumatagas nga at napupunta sa mga shoreline dito sa iba't ibang bayan ng Oriental Mindoro na nauna nang naapektuhan itong oil spill dahil alam naman natin yung diesel oil, Cheryl, ito yung medyo kumikinang sa tubig eh. Pero kapag nahaluan na ito ng maitim at makapal na naninikit na langis, ito yung pinaniniwalaang industrial fuel na nga ng ilang mga eksperto. Kaya naman hindi malabo na unti-unti na rin talagang nababawasan yung nasa 800,000 liters of industrial fuel na karga nitong MT Princess na kasamang lumubog sa ilalim ng dagat. Cheryl.
Ang pinag-uusapan natin dito, di ba, Mon, 800,000 liters ng industrial oil na laman nga nitong tanker na ngayon ay nakalubog ng mahigit 1,000 talampakan sa ilalim ng karagatan ng Oriental Mindoro. Para lang ulit, ano, Mon, sa kaalaman ng mga kapatid natin, gaano kadelikado pag kumalat na itong industrial oil? Nako, Cheryl, mas makapal kasi ito, mas maitim at talagang mas delikado, no, in terms of health, in terms of environment, kasi nga ito yung talagang nakakasira na, no, ng kalikasan at saka ng kalusugan ng tao. Kahit anong langis, actually, no, in general, sinasabi ng mga eksperto, pati particularly mga health officials, eh talagang carcinogenic, no, at maaari mag-cause ng cancer. Baka ngayon din na nararamdaman ng mga tao na aapektuhan na sila, pero time will come, merong epekto daw yan sa kalusugan ng mga makakalanghap at makakakain ng mga isda na contaminated naman, if ever, ng mga langis na makakasagap nitong industrial fuel. Kaya naman, ito yung pinangangambahan talaga ng mga otoridad na kung kakalat, eh talagang magiging malaking problema. Kasi maaalala natin, ang pinakamalaking oil spill na nangyari sa Pilipinas, if I'm right, no, 2006 yan sa Guimaras, no, around 500,000 liters yung kumalat dyan, Cheryl, ng mga bunker oil. Pero ngayon, itong 800,000 liters na ito, mas marami-rami ito dihamak doon sa nangyari sa Guimaras. Kaya naman, pinangangambahan na baka magdulot ito ng malaking epekto. Plus, yung mga marine protected areas dito na napakarami dito sa Oriental Mindoro ang pinangangambahan na maapektuhan, kasama na nga yung sa Verde Island, Cheryl. How much more harmful ang industrial oil pag ito na ang kumalat? Walang eksaktong sinabi ang mga officials dito, Cheryl, pero definitely mas matindi daw yung epekto nito kung sakasakali sa kalikasan, saka sa kalusugan ng tao. Yamang ito nga ay mas makapal, mas maitim, at mas naniniket, mas mahirap tanggalin, kumbaga, kumpara sa mga diesel oil or sa mga automotive diesel oil nga, Cheryl. Meron bang paraan para malaman o matansya nga man lang yung flow rate o kung gaano karami yung tumatagas na langis mula dito sa tanker? Sa ngayon, Cheryl, ang pinaka magiging solusyon dyan para malaman nga yung flow rate na binabanggit mo is yung ROV na kailangan naman talaga dito ngayon sa nangyaring oil spill, yung remotely operated vessel, na kung saan una nga ito ay kinontrata nila sa China pero hindi na nga ito matutuloy. Pangalawang kinontrata nila is yung Singapore, hindi na matutuloy ngayon. Manggagaling naman sa Japan yung naturang ROV, no, na siyang makakakita kung ano ba yung real situation sa ilalim ng dagat. Itong sa Japan, Cheryl, nakatakda itong umalis ngayong araw at inaasahang darating naman sa Pilipinas after 5 days around March 20. Ito'y makakarating sa Pilipinas. Pero unlike dun sa mga unang mga kinokontrata sana ng ROV na may kakayanan na magtapal, no, sa mga makikita ng mga pinagtatagasan itong langis, ito ay camera lamang ang makikita natin. Ibig sabihin, ang magagawa lamang nito is makikita lamang niya yung sitwasyon sa ilalim ng dagat, and then yung pagsipsip doon sa mga naipong langis pa dyan sa ilalim o mga kargang langis nga nitong lumubog na tanker, eh pag-aaralan pa ng may-ari ng company kung paano yung susunod nilang hakbang para maalis yung mga industrial fuel na natitira pa sa loob nitong lumubog na tanker, Cheryl. Okay, kung itong dadating na equipment na ito ay makakapagsilip lamang, ano ang iba pang ginagawang hakbang? Dahil ang kailangan natin ay yung sisip-sip doon sa natitirang industrial fuel, hindi ba? Yes, Cheryl, ang ginagawa ngayon ng mga authorities is inaabangan lamang nila sa ngayon yung mga lumalabas o tumatagas na mga patsi-patsing langis, no, na umaangat nga mula sa ilalim ng dagat, at ito yung nilalagyan na nila kagad ng dispersant para at least mapatay kahit papano or mapalabnaw as much as possible yung mga langis na umaangat nga, no, sa surface ng dagat. And at the same time, kinocontain na rin nila yan gamit nga yung mga oil spill booms and skimmers na kanilang nilalagay nga sa dagat, sa paligid do sa area kung saan pinaniniwala ang lumubog itong tanker. And mula doon talagang kailangan na nila yung kunin, no, alisin sa dagat para hindi na umabot pa sa mga pampang
Pero yung tanong nga na kung paano yung pagsipsip, ang sinasabi kasi dito ng contractor na kinuha ng may-ari ng lumubog na tanker, kailangan muna talaga nila makita daw yung pinakasitwasyon sa ilalim ng dagat, and from there, dun pa lamang sila makakaisip ng paraan para sa siphoning o pagsipsip nga. Although sa ngayon, nagagawa na rin sila ng mga communication, no, sa mga counterparts na pwede nilang makausap para agad-agad ding masipsip oras na makita nila yung sitwasyon sa ilalim. Cheryl. Okay. Ang sinasabi, ang isa sa problema rin ay hindi raw magre-release ang insurer kapag walang updated CPC. May statement na ba tungkol dyan ang kumpanya? Wala pa, Cheryl. Ang sinasabi lamang nila talagang nakatakda pa rin naman talaga nilang bigyan ng danyos, no, itong mga naapekto ang mga residente, maging yung mga lokal na pamahalaan na namamahala din kahit papaano dito sa mga marine protected areas na nadamay dito sa nangyaring oil spill na tumagas na langis rather sa lumubog na tanker. Pero inaantay pa natin yung pinaka-latest na statement or pronouncement naman ng kumpanya hinggil nga dito sa nabisto nga na issue, no, na kung sakasakali, kasi nga isang malaking kumbaga factor, no, para magbigay ng danyos ang insurer, kailangan ng kumpletong papel. No? So we're still waiting for the response of the company regarding this matter, Cheryl. Speaking of response statement ng company, may mga pagkakataon na ba na nagpadala sila ng kanilang representative at humarap sa media? In terms of representative na humarap sa media, Cheryl, from the company itself, wala pa. Pero sila ay humaharap with an exclusive or sabi natin na kumbaga meeting within kasama ng mga provincial government, ng mga authorities, pero they are asking talaga for their privacy na humarap sa media. Kaya naman ang kanila pinapaharap lamang is yung mga representatives naman ng contractor na kanilang hinire. Yan yung sa Harbor Star at saka sa Malayan Towage Companies, Cheryl. At yun lamang yung nakakausap natin so far. Bukod doon, naglalabas naman ng statement itong company, no, sa kanilang website, at doon lamang tayo nakaantabay sa kanilang magiging kumbaga pahayag regarding sa updates or development na nangyayari dito sa dalawang linggo nang nararanasan at nakakaperwisyong oil spill. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.